Tell me about Adele. Bakit masungit siya sa mga lalaki? Tanong na Gio. Hindi masungit si Adele. Matapang siya pero hindi masungit. Saad ni Maita. Masungit siya sa akin. Naniligaw ka ba sa kanya? Nope, hindi ako marunong manligaw. But I like flirting with her. Ginisihan siya nito. Huwag mong paglalaroan si Adele, ha? Ayaw ni Maita na may isang babaeng maiwang masasaktan sa Santa Elena sa sandaling umalis na sa Gio. Malaki ang posibilidad na ganun ang mangyayari sa kanya kapag umalis si Lemuel sa bahay nila. Ayaw niyang magkaroon ng karamay sa kapalaran niya. Sapat nang siya lamang ang mabigo. I don't think you should worry about Adele. Sa tingin ko, siya ang tipo ng babae na hindi hahayaan ng kahit sinong paglaroan siya. Tumatawang wika ni Gio. Nakarating sila sa tahanan ng mayor nila. Hindi marangya ang bahay nito. Mas maganda pa ang dating rest house ng mga pamilyaran. Pagkatapos iparada ni Gio ang sasakyan nito, pinagbukas siya nito ng pinto. Nasa malawak na bakuran ng mga bisita. Nalaman ni Maita na hindi pulos matataas na tao ang nasa pagtitipon. Kalahati sa mga iyon ay miyembro ng kooperatiba. Nabawasan ang pagkailang niya. Nilapitan nila ang mayor at ang esposa nito. Parehong nasa 60s na ang mga ito. Natutuwa ako na tinanggap niyo ang imbitasyon namin ng aking kabiyak. Wika ng mayor nila. It's our pleasure to be here, Mayor. Happy birthday, Mrs. Romulo. Bati ni Lemuel. Happy birthday, ma'am. Pagbati rin ni Gio. Maraming salamat. Wika ni Mrs. Romulo. Hindi ba't ikaw ang anak ni Doroy? Natatandaan kita. Kasama ka niya minsan magkasalubong kami. Wika ng mayor sa dalaga. Ako nga po. Ako po si Maita. Pakilala niya. Taon-taon, iniimbitahan ko ngayong ama sa aming tahanan. Pero hindi pa niya ako pinauunlakan hanggang ngayon. Pasensya na po kayo kay Itay, Mayor. Hindi po kasi niya nakagawi ang dumalo sa mga ganitong pagtitipon. Wika ni Maita. Ako na lamang ang bibisita sa farm ninyo sa mga susunod na araw. Wika ng Mayor. Tinanong ito si Lemuel tungkol sa tinatayong planta ng GIGC. Tila nainip sa Gio sa pinag-uusapan ng mga ito, kaya niyaya siya nitong maglibot. Si Mayor Romulo ang pinakamabait na politician na nakilala ko. Wika ni Maita. Matagal na ba siya sa pwesto? Tanong ni Gio. Halos 3 dekada na. Magre-retiro na dapat siya noong nakaraang eleksyon, pero kinumbinsi siya ng mga kababayan ko na tumakbong muli. Naniniwala sila na makabubuti para sa bayan kung mananatili si Mayor Romulo sa pwesto. Sometimes, resisting change is good. Hindi naman kailangan magbago ang lahat ng bagay sa mundo. Nagliwanag ang mukha nito nang may mataan ito sa hindi kalayuan. That's Adele. Nakita rin ni Maita si Adele. She was carrying a stack of chairs. I'll be back. Wika ni Gio sa kanya. Saka pinuntahan si Adele. Tumingin si Maita sa paligid upang maghanap na maaari niyang makausap. Lumapit siya sa mesa ng grupo ng mga kasamahan ng kanyang ama sa kooperatiba. Magandang hapon ho. Pagbati niya. Maita, narito ka pala. Wika ni Mang Jaime. Isinama po ako ni Nalimuel at Gio rito. Kamusta ang planta? Kailan ba yun matatapos? Tanong ni Mang Lando. Kulang-kulang 1 linggo na lang po. Halatang natuwa ang mga ito sa sinabi niya. Wala nang ipaalam ni Lemuel at Mon ang tungkol sa itatayo namang itong planta sa Santa Elena, nagbago na naman pa siya ang mga landowner sa bayan nila. Wala nang nais magpaputol ng puno ng ilang-ilang. Kumain ka na ba, Maita? Pukaw sa kanya ni Mang Ambo. Hindi pa ho. Kumuha ho muna kayo ng pagkain mo. Bumalik ka rito pagkatapos. Maraming ipinahanda si Mayor. Sige po. Tumayo na siya. Naglalakad siya nang dumating ang isang itim na Land Rover. Nagtaka siya dahil sa halip na tumbukay ng daan patungo sa paradahan ng mga sasakyan, nagtuloy-tuloy yun sa kinaroroonan ng mga bisita. Binunggo niyon ang buffet table sa pagkagulat ng lahat. Sa gitna ng pagkakagulo ng mga tao, narinig ni Maita ang pagtawag sa kanya ni Lemuel. Maita! Hindi niya nakuhang hanapin ang kinaroroonan nito. Hindi niya inaalis ang tingin sa Land Rover na papunta sa direksyon niya. Umatras siya pero sa sobrang pagkataranta niya, hindi niya magawang tumakbo. Someone grabbed her from behind. Ang sumunod niyang namalayan ay ang paglagpas ng Land Rover sa kanila ni Lemuel. Umikot ang sasakyan, pagkatapos lumabas iyon ng bakuran. Are you okay?
Tanong sa kanya ni Lemuel. Nakapaikot ang mga braso nito sa kanya. Oo, natakot lang ako kanina, sagot ni Maita. You are safe now. Nasaktan ba kayo? Tanong ni Gio. Where have you been? Bakit mo iniwang mag-isa si Maita? Lemuel snapped. Pare, ano bang malay ko na may mangyayaring ganoon dito? Depensa ni Gio. That is not an excuse. Ikaw ang nagsama sa kanya rito pagkatapos pinabayaan mo siya? Tila tinamaan si Gio. I'm sorry. You're right. It's my fault. Maita, ayos ka lang ba? Tanong ni Adele na nasa likuran ng Gio. Oo, salamat sa pagligtas sa akin ni Muel. Sino kaya nagpapatakbo ng sasakyang iyon? Tanong ni Adele. Lumapit sa kanila ang mayor at ang asawa nito. Kinamusta rin namang ito ang kondisyon nila ni Muel. Maaaring may kinalaman ito sa banta na natanggap ko kahapon. May tumawag sa munisipyo at nagsabing manggugulo sila kapag hindi ko pinahintulutan ang pagpapatayo ng factory ng chemicals dito sa Santa Elena. Pasensya na kayo kung muntik yun ang ikahapahamak ang bagay nito. Wika ng mayor sa kanila. Madaling bumalik ang kaayusan sa pagtitipon. Nilinis ng mga caterer ang mga tumapong pagkain at nabasag na mga pinggan. Minabuti ni Lemuel na magpaalam na maaga kay Mayor Romulo. I'll take you home, sabi ni Lemuel kay Maita. Hinawakan siya nito sa braso. Tinignan niya si Gio. Tumango ito sa kanya na tila nagsasabing kay Lemuel na siya sumubay. Pasensya na kung nag-alala kayong lahat ng dahil sa akin. Nablangko ko kanina na makita kong sasakyan na papunta sa direksyon ko. Paumanhin ni Maita rito nang sakay na sila ng convertible nito. You don't need to feel sorry. Normal lang naging reaksyon mo dahil natakot ka. Ngayon lamang may nangyaring ganong kaguluhan dito sa Santa Elena. Sana hindi na yun maulit pa. Tagalabas sa mga nanggulo na iyon. Tama ang mayor nyo. Hindi sila hayaang mag-invest sa Santa Elena. Otherwise, mas marami pa silang idudulot na masama sa bayan nyo. Nakarating sila sa farm ng pamilya ni Maita. Bakit dito mo ako inihatid? Maaga pa para umuwi ako. Saka hindi pa ako nakakapagduto ng hapunan nyo sa rest house. Wika ni Maita. Forget that. Makakapaghanda kami ni Gio ng dinner namin. Wait there, ipagbubukas kita ng pinto. Pinatay nito ang engine ng sasakyan. Bumaba ito at pinagbukas siya ng pinto. Maraming salamat. Sinamahan siya nitong maglakad hanggang sa bahay nila. Naabutan nila si Mang Duroy na nagsisibak ng kahoy sa kusina. Itay, nandito na po ako. Kasama ko po si Lemuel. Magandang hapon ho, Mang Duroy. Lubos na ikinatuwa ng kanyang ama ang pagdalo ni Lemuel sa bahay nila. Ngunit nagkulay suka ang mukha nito nang ikwento niya rito ang nangyari sa pagtitipon sa tirahan ng mayor nila. Salamat sa Diyos at nailigtas ka ni Lemuel sa kapahamakan, Maita. Nilingon nito si Lemuel. Hindi namin makakalimutan ng aking kabiyak ang pagsakit mo sa buhay ng aming anak, Lemuel. Maraming maraming salamat sa iyo. It was nothing, really. Nagkataon lang ho na nandoon ako. Wika ni Lemuel. Kumontra ang isip ni Maita sa sinabi ni Lemuel na baliwala lamang ang ginawa nitong pagliligtas sa kanya. Itinaya nito ang buhay nito para sa kaligtasan niya. Sa isang banda, matagal na niyang napansin na tuwing may naggagawa itong mabuti sa kapwa, tila hindi ito komportableng tumanggap ng mga papuri. As if he felt that he did not deserve them. She wondered why. Nagkape ang kanyang ama at sa Lemuel. Nagkukwentuhan ng mga ito ng kalahating oras bago nagpaalam ang binata sa kanyang ama. Babalik na lamang ho ako sa ibang pagkakataon. Aasahan ko yan, wika ng kanyang ama. Tiningnan siya ni Lemuel. Bye, Maita. Mag-ingat ka sa pagmamaneho, bilin ang dalaga. I will. His eyes lingered on her face before he finally left. Gustong gusto ko ang binatang yun. Kung maaari ko nang sana siya maging manugang. May pag-asa bang mangyari iyon, Maita? Napailing si Maita sa panonood yun nito. Itay? Ko, parang hindi ko alam. Nagboluntaryo kang mamasukan kina Lemuel dahil gusto mo siya makita araw-araw. Hindi siya makasagot. Mas nakakailang palang aminin ang tungkol sa damdamin niya sa magulang niya kaysa sa taong hindi niya kaano-ano. Mabuti na lamang ay hindi na niya kinailangan sumagot dahil tumalikod na ito at binalikan ang pagsisibak ng kahoy. Ang mga batang umiibig talaga? Pabulong ng wika nito. Pagpasok ni Lemuel sa rest house, nadatnan niya si Gio na nakaupo sa couch. Tila sadyang naghihintay sa pagdating niya.
Umakyat na naman ang dugo sa ulo niya nang maalala niya ang kapabayaan nito. "You are unbelievable," sabi ni Lemuel rito. Sinara niya ng malakas ang pinto. "What? You're still mad at me? You can't believe that I'm still mad at you about what happened? Maita almost died. Of course I'm mad. You were rattled because you thought you were going to lose her, didn't you? Yun talaga ang pinagkakaganyan mo. Nagtataka ako sa'yo. Kung ayaw mo pala siyang mawala, bakit ayaw mo siyang papasukin sa buhay mo?" Wika ni Gio. "I don't know what you're talking about. You know that Maita has liked you from the start. Yun ang dahilan kung bakit hindi ka na masyadong natitreten sa'kin. Alam mong ikaw lang ang lalaki nakikita niya. And you revel in that fact because you secretly like her too. You are talking nonsense, Gio." "I don't think so. Everything I said is true. Pero kung ayaw mong aminin ang nararamdaman mo sa kanya, pabor yun sa akin dahil nawalan ako ng kakompetisyon." "Will you just leave her alone?" he snapped. Pinalagpas ni Lemuel ang mga paglapit ito kay Maita nang nakalipas ng mga linggo. But he was not sure he could tolerate it if Gio touched, talked to, or tried to charm Maita ever again. "Why? You don't deserve her." "If I don't deserve her, neither do you. You're no better than I." "Pero ikaw na rin ang nagsabing ako ang gusto niya at hindi ikaw. Hindi ba pwedeng magbago ang isip niya sa mga susunod na araw? Hanggat hindi pa siya sa'yo, pwede pa siyang maging akin." "Hindi siya magiging sa'yo. And I mean it." Maraingwi ka ni Lemuel. Pagdating ni Maita sa rest house kinabukasan, may naramdaman siyang kakaiba. But she did not know what it was. Exactly. Naliwanagan siya na magpunta siya sa kusina. May nakahain ng mga pagkain doon. "Dumating ka na pala." Sumulyap siya kay Lemuel na pababa ng hagdan. "Magandang umaga. Ikaw ba naghanda ng mga ito?" tanong niya. "Yeah. Sabi ko sa'yo noon, marunong akong magluto, hindi ba? Hindi mo naman kailangan gawin yun. Trabaho ko yun. Nabanggit ko rin sa'yo na hindi ako komportable, na ako palagi ang pinagsisilbihan ng babae. Shall we have breakfast now?" "Hindi ka pa kumakain?" "No, hinintay kita." "Si Gio, hindi na natin siya kailangan tawagin. Papasok siya rito kung nagugutom siya." Humila ito ng silya at pinaupo siya roon. Tiningnan ni Maita ang mga niluto nito. Parang pagkain sa restaurant ang mga iyon. May pasta at meron ding hindi niya masabi kung ano. "Ano to?" tanong ng dalaga. "That is just eggplant with cheese." Kumuha ito ng isang piraso niyon at inilagay sa pinggan niya. "Tikman mo." Sinunod niya ito. Nanibago ang panlasa ni Maita sa patahing iyon. Ngunit dahil ito nakahanda niyon, ay hindi niya pinakita ang hindi niya iyon masyadong nagustuhan. "Kailan ka magsisimulang kumuha ng mga tao para sa planta?" tanong ni Maita. "On Monday. Dadalhin ko mga requirements ko sa Lunes." Tila nagtaka si Lemuel sa sinabi niya. "Pumayag kang bigyan ako ng trabaho sa planta kapag nagbukas na iyon," paalala niya rito. "Maliban na lang kung nagbago ng isip mo." Sandali itong hindi nagsalita. "Do you really want to work at the plant? Wala ka bang ibang pangarap?" "Ang pangarap ko lang, malayang maiparamdam sa'yo ang pagmamahal ko at ang maranasang mahalin mo. Ang mabuhay at bumuo ng isang masayang pamilya kasama ka. Iba ang oportunidad sa pangarap," nasabi ni Maita sa sarili. "Isang oportunidad para sa akin na makapagtrabaho sa planta. Tungkol naman sa pangarap ko, magiging maligaya ako kung matutupad iyon. Kung hindi naman, marahil ay hindi iyon para sa akin." "It's a big word. Huwag mong limitahan ang sarili mo sa mga bagay na nasa lugar na ito. I can help you find other opportunities. Would you like that?" Wika ni Lemuel. Napakurap si Maita. "Sa Maynila?" "Yeah, have you been there?" Umiling siya. "I'm going back to Manila a month from now. Pwede kang sumama sa akin kung gusto mo." Hindi si Maita makapagsalita. Nakakabigla kasi ang inaalok nito. "You don't have to give your answer. Now, may 4 weeks ka pa para magdesisyon kung sasama ka ba sa akin sa Maynila o hindi." Wika nito. Buong umagang laman ng isip ni Maita ang sinabi sa kanya ni Lemuel nung nag-aalmusal sila. Malaking bahagi niya ang nais tanggapin ng alok nito. Kahit walang kalinawan kung ano mangyayari sa kanya kapag nilisan niya ang Santa Elena at magsimula siya ng buhay sa Maynila. May parte rin niya ang nagtataka kung bakit siya kinukumbinsa ni Lemuel na sumama rito sa Maynila. Nais niyang paniwalaan na may plano ito sa kanilang dalawa.
But that could be only wishful thinking. Bagaman sinabi sa kanya ni Gio na may damdamin din si Lemuel sa kanya, wala siya nakitang senyales kay Lemuel na totoo yun. Sa katunayan, wala itong ibang ginawa nung nakalipas ng mga araw, kundi iwasan at baliwalain siya. Nagbago lang ang pakikitungo nito sa kanya pagkatapos ng insidente sa tahanan ni Mayor Romulo. Hindi na lamang muna siya aasa para hindi siya madismaya. Posibleng nais lamang siyang tulungan ni Lemuel na umangat sa kinilalagyan niya. Kinuha ni Maita ang laundry basket sa master's bedroom, saka siya lumabas. Naglalakad na siya sa pasilyo patungo sa hagdan nang bumukas ang pinto sa bathroom. Natigilan siya nang lumabas doon si Lemuel. Bagong shower ito at pantalon lamang ang suot. Hindi ni Maita alam na nasa rest house ito dahil akala niya nasa construction site pa rin ito. Marahil ay nainitan ito kaya pumasok ito upang maligo. Natigilan din ito na makita siya nito. Pinigilan niyang bumaba ang tingin niya sa dibdib nito. Kinuha ko lang ang mga labahin mo, sabi niya. Nakayukong nilagpasan niya ito. Huminga siya ng malalim pagbaba niya ng hagdan. She could not understand why the sight of Lemuel half naked made her feel out of breath. Pumasok siya sa restroom. Mula nang dumating ang mga tauhan ni Gio, hindi na siya naglalabas sa labas. Niligan niya ng tubig ang banyera. Umupo siya at sinimulan na ang pagkukusot ng ilang damit ni Lemuel. Nagangat siya ng tingin nang sumulpot ito sa nakabukas na pinto. Nakasuot ito ng pangitaas. Gayunman ay parang nakikita pa rin ni Maita sa isip ang anyo nito kanina. Gagamit ka ba ng banyo? Tanong niya. Wala kasing sariling toilet ang paliguan sa itaas. No, why don't you use the washing machine? Tanong ni Lemuel. Masanay ako maglaba ng mano-mano. Pumasok ito at umupo sa tabi niya. Let me see. Nagtaka si Maita nang abutin nito ang kamay niya. Pinahid nito ang bula sa kamay niya. Mabuti na lang maganda pa rin ang kamay mo. Wika nito habang pinagmamasdan ang kamay niya. Tiringnan niya ang mukha nito. Ngumiti ito sa kanya. Kahit gustuhin ni Maita ay hindi niya makuhang gumante ng ngiti rito. Naggugulo ang takbo ng isip niya dahil sa mga ginagawa nito. Kay lakas din ang tibok ng puso niya. Alam mo ba kung anong araw bukas? Tanong nito. Hindi pa rin ito binibitawan ng kamay niya. Wala siyang lakas upang bawiin iyon. Linggo? I know that. Ang ibig kong sabihin kung ano ang okasyon bukas. Ano? My 30th birthday. Wika ni Lemuel. Ganun ba? Mabuti't sinabi mo sa akin ngayon para makapaganda ako bukas. May naisip siya. Pero baka may iba ka ng plano sa kaarawan mo. Saad ni Maita. Uuwi ako sa Maynila para mag-celebrate. Saad nito. Hindi na si Maita nabigla dahil natural lamang na umuwi ito para makasama ang mga mahal nito sa buhay sa araw ng kaarawan nito. Pwede ka bang magpaalam sa parents mo na sasama ka sa akin sa Manila bukas? Tanong nito. Iniimbitahan mo ako sa selebrasyon ng kaarawan mo? May nadama siyang katuwaan. Tumango ito. Magpupunta rin ba si Namon at Wena? Nasa San Vicente pa rin sila. I don't think they can make it. Kahit imbitahan ko sila. Tugon ito. Binitiwan ito ang kamay niya. Parang isang bahagi ni Maita ang nawala sa kanya. Tell your parents na wala silang dapat ipag-arala. Ibabalik kita ng buo bago matapos ang araw bukas. Sige, magsasabi ako kay nainay at itay pag uwi ko mamaya. Wika ni Maita. At dito na po nagtatapos ang ika-anim na kabanata ng ating kwento. At sana'y muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po. Keep safe, everyone!